I'm a vlogger, a traveler, adventurer, and a doctor. I'm Dr. Marky MD and welcome to my YouTube vlog. Hello guys, I'm Dr. Marky and welcome to my medical vlog 101. At andito na naman po tayo at mag-upload tayo ng bagong fresh na vlog, na medical vlog po sa aking YouTube channel. Pasensya na po at ang aking lighting is medyo madilim. Kasi na po, nandito po ako sa aking kwarto. So yun po, so ang topic natin ngayon is i-reveal ko ang totoong rason o reason kung bakit po ako nag-resign as senior pediatrician. Ngayon po, nag-comment po kasi sabihin ko daw po ang totoong reason kung bakit po ako nag-resign. So yun po, i-discuss ko na po ang totoong realization kung bakit po ako nag-resign. Pasensya na po sa mga nag-i-inquire po na talagang rason ko kung bakit po ako nag-resign sa Sultanate of Oman. Since sabi ko nga, nandito ako sa Pinas ngayon para mag-back for good, para dito lang po makapag-practice po ng aking profession as pediatrician. Pero i-reveal ko po ang totoong reason po kung bakit ako nag-resign. Eh maganda naman ang sweldo, pasweldo doon, mataas nga doon. Sabi ko nga, na-discuss ko po sa aking vlog ang mga true salary, ang talagang salary namin as doctor. So yun nga po, so i-discuss ko na po ngayon din. Pasensya na po, pinapawisan mainit eh, wala akong aircon dito sa Pinas. Well, blessing in disguise naman po na nakapag-forgood back ako dito sa Pinas, back for good, kasi nga po COVID-19 crisis. So mahirap ang situation din abroad kaysa dito sa Pilipinas. Although dito sa Pilipinas nga pa din tayo kasi nga hindi pa tayo nakapag-start ng ating practice. Pero syempre, nandito tayo sa family natin at talagang back for good tayo sa family din natin at yun. Well, sa mga nag-inquire po sa buhay OFW as doctor, marami kasi nag-inquire sa akin. Inquire dito, inquire doon about sa buhay doctor po sa abroad, paano ko mag-apply. Although na-discuss ko sa aking vlog kung paano ko mag-apply at ano po yung mga requirements. Ito lang po, for the record, mahirap po mag-abroad, hindi po ganun kadaling mag-abroad. Baka akala nyo, syempre, doon mataas ang sweldo, maganda ang buhay, kasi nga, walang tax tayo sa BIR, kasi nga walang tax. Pero isa po sa reason ko, overwork. Quote and quote, overwork po ang duty namin. Hindi ko naman nilalahat po ng lahat ng hospital po doon. Pero sa aking pinanggaling ng hospital po, ang duty namin kasi doon, 24 hours. So minsan, umaabot kami ng every other day, every 3 days, swerte na every 4 days. Ang duty namin, so 24 hours kayod kalabaw po. Kung baga, residency training tapos na ako eh, pero nakuulit-ulit siya for 6 years. So yung katawang lupa ko, pagod na pagod po sa pag-duty ng 24 hours. Although sabi nga namin dun, hindi siya kasing toxic na ang daming pasyente. Nung nag-residency kasi ako sa JR ako eh, so sanay ako na maging toxic. Kasi nga, toxic naman talaga sa JR eh, madaming pasyente. Pero doon, iba po, kahit ang bed capacity namin is 25 lang sa ward, then 10 sa ICU, sa NICU, 5 sa ICU, sa pediatric ICU, then neonat sa nursery. Pero yung burden po ng pag-duty, ibang-iba po. Ibang-iba dito sa Pinas. Yung feeling na pagod na pagod ka, tapos doon pag-uwi mo sa bahay, wala kang makausap, mag-isa mo lang. Yung pagod mo, itutulog mo na lang siya. Tapos, yun nga, overwork. So, minsan nag-extend pa. Although doon naman kasi may front duty status. Kaya lang, yun nga, there are times na nag-every other day kami, every 3 days. Eh, ang nasa kontrata namin, doon sa pinirmahan namin, actually sa Pilipinas, 8 hours, ha, per day. Pero, pagdating ko doon, 24 hours na parang residency training. Kasi nga, senior medical officer, tapos ang sweldo mo is dapat nasa hospital base ka.
usually kapag nasa OPD ka lang or the health center, GP lang kasi yung nandun. So yung category po namin dapat hospital-based daw. Eh hindi ko naman akalain na every other day or every 3 days ang duty. Ang alam ko, every 4 days, every 5 days. Kasi sa isang department po kasi kami, nung nag-umpista ako 2014, meron po tinatawag na first and second on-call. Yung first on-call po, yun po yung nag-duty ng 24 hours. So, usually, category po nila is medical officer and senior medical officer or the JCon junior consultant. So, ang category ko po, kung magaling ko sa Pilipinas, is junior consultant po. So, junior specialist, pero nag-duty pa rin as first on-call. Then, pangalawa, second on-call. Ang second on-call po, sila yung mga specialist. Sila yung mga nagsusupervise po sa first on-call, pero hindi sila nag-duty as stay-in doon sa hospital ko. Sa ibang hospital kasi stay-in ang second on-call eh, kasi hanggang third on-call sila. Sa amin hindi. So, ang second on-call, umuwi lang sa bahay. So, mag-round sila sa morning hanggang 2 p.m. sa kanila ang pediatric ICU, ang maternity, and the NICU. Tapos sa first on-call is yung pediatric ward, ER call, or the A&E call, and the OPD. Pero, yun nga po, pagdating ng 2 p.m., ang stay-in na po doon sa hospital is the first on-call. Ang nangyayari po is dugasan eh, hindi natin maiiwasan ng mga slacker. So, number one reason yan. So, hindi ko na mapangalanan kung anong lahi sila. Basta, yun, may mga slackers din ko na ibang lahi. So, nagdudugas, nawawalang parang pula, bubbles. So, na-experience ko po lahat yun. Kung meron tayo sa internship or some residency training na slacker, meron din po doon sa abroad. So, yun, nadudugasan po kami. Pangalawa, yung sa rotation schedule, nadadaya po kami mga expat, mga Pinoy. Kami mga Pinoy, quote-unquote Pinoy, nadudugasan po kami sa rotation schedule. Diba dito gumagawa tayo ng daily schedule, meron tayong duty, front duty, pre-duty. Eh, doon po, ang nangyayari, so nagugulo yung schedule namin kasi may mga umaabsent, kuno, may nagsisick leave, kuno, biglang nawawala na hindi nagpapaalam. Tapos kaming Pinoy, pahirapan po ang magpaalam kapag sick leave ka nga lang, pahirapan pa. Eh, doktor na kami, hingi kami ng sick leave, pahirapan pa ang scheduling. Tapos sila, oh, wala lang kasi nga malakas sila sa admin, so malakas sila sa taas, so madali sila makakuha ng sick leave or any leave na pwedeng mawala na silang bigla. So kami yung Pinoy po natitira po sa OPD o sa duty. So yun, nadudugasan kami sa schedule, sa rotation. Next po is pahirapan po ang pag-schedule ng annual leave. Although sa amin kasi, may yearly kami na annual leave. So, pwede kang mag-short leave and mag-long leave. So, sa short leave, depende yan sa department. Pero ipapaalam mo pa rin sa taas, sa admin, MOIC. Pangalawa, yung annual leave, yung 48 days kasi ang annual leave namin. So, hinahati namin yun. So, ako, twice ako nag-leave in a year. Pero ang bayad doon is annual leave. Yung short leave, hindi bayad yun. So, ikaw yung tawag dito? Magpapamasahe sa sarili mo, uwi ka ng Pilipinas, o local leave lang. So, yun, walang bayad yun. Ang may bayad po is annual leave. So, nangyayari, dugasan din. Pahirapan. Pag kaming Pinoy, ha, pahirapan po ang pag-schedule ng annual leave. Kapag kami na mag-leave, para pampapirma, sa bossing, sa ganyan. Hindi na sasabihin ko sino sa kanila. Kasi ayaw ka magbanggit, mag-name drop. Kasi nga, vlog po. So, as respect to them naman. Pero syempre, may respeto pa din ako sa kanila. Kahit ganun ginagawa na sa amin, na particularly sa aming mga Pinoy. Next is added to that, to my previous na sinabi, is may discrimination pa din. Sunday, M tawag namin doon. Iba pa rin eh, kasi iba pa rin yung, hindi man sa, ewan ko, hindi ko masasabi kung discrimination yung tawag nun, pero parang ganun, mas pinapaboran nila yung mga M kaysa sa C. Kasi majority din naman is M eh, kahit expat na
na kinukuha nila M na ibang lahi ah. Doon sa mga Pinoy, kahit na Pinoy na M, may discrimination pa rin sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Ganun din sa hospital namin. So, yung mga poor pabor namin, pahirapan kong mag-request samantalang sa kanila. Pag sa kanila pabor na M, alam niyo na M, eh, madali pong papagbigyan. Malakas sila sa taas. Eh, napaka-unfair po naman ng ganun. So, 6 years continuous po yung ganong sitwasyon. So, isa yun po sa mga reason ko kung bakit nag-resign ako sa abroad, kung bakit moving akong back for good dito sa Pinas. Next reason ko po is yung problem ko sa internal problems about sa pangapatakaran, policies ng ospital, at sa policies po ng administration. So, wala pong, may mga problem po na dapat isolve na hindi na-solve po internally. So, nakakarating pa sa taas, sa pinakataas nila. Eh, pag ganun po, napaka-unfair po kasi sinasabi nila na wala nang solusyon sa mga problema namin sa department, hindi lang sa department namin, sa ibang department. Siyempre, yung mga dapat isolve na problema na tugunan ng pansin, pero nababaliwala po kasi nga, por favor po sa kanila. Kasi nga, expat tayo, na sinasabi sa amin, expat kami eh. Sinusweldohan kami ng gobyerno nila eh. So, kailangan sundin namin. So, kailangan sundin namin kahit mali, sundin namin. Ganun eh, ganun ang patakaran dito eh. Wala kang magagawa. So, yung mga internal problem na dapat isolve. Until na umalis ako, hindi isosolve eh. So, sabi ko nga, gusto ko man na bumalik pa doon, eh, wala na. Hindi na, pinapabalik na ako eh. Kaso sabi ko, kalas, ibig sabi, end na. Yung PC ko, pasensya ko, eh wala na. Nawala na. Ito po yung totoo na sitwasyon ko na kung bakit po nag-resign po ako doon sa hospital ko. So, hindi ko nababanggitin ulit yung pangalan. So, although malaki rin naman ang niyambag nila sa akin at malaki rin ang niyambag sa kanila, nagpapasalamat din naman ako sa kanila kasi na nabigyan na ako ng opportunity na magpag-work sa kanila ng 6 years and nabigyan din ako ng opportunity na matuto sa kanila na maging isang doktor na pahaba, pasensya. I mean, in the positive way naman, itong vlog ko na to is para malaman din ng ibang tao o ibang gusto mag-abroad na hindi lang kasarapan ang may dudulot nito, hindi lang salary. So, may mga negative din. So, hindi naman lahat positive eh. So, ginawa ko itong vlog na to, hindi po as a negative thing. Ito po is positive vlog para malaman din ng mga ibang mag-abroad kung anong kalagayan namin talaga doon na totoo. And this is a tell-all story about my reality or realization po na pag-resign po sa abroad. So, para to be fair naman, para malaman nyo naman yung the other side, hindi lang yung isang positive side. Kasi nga, baka akala nyo masarap doon. Pagdating nyo doon, iiyak-iyak kayo or magsisisi kayo bakit kayo nag-abroad. So, yun. Ang reason naman doon is number one talaga pera is kasi nga, alam nyo naman doon sa Pinas, mahirap po mag-doktor. Kahit doktor ka, hindi ka naman mayaman, hindi ka makikita ng ganong kalaki. So, pinapatos na namin yung sa abroad kasi doon may opportunity eh. So, number one yan, reason naman kung bakit tayo nag-abroad is mataas ang salary. So, hindi tayo nagpapaka-plastic or orokan. Pero yun naman talaga ang totoo. Ba't ka mag-aaral, magsisakripisyo ka doon para sa matulungan ibang lahi? Eh, hindi naman yun talagang reason yun. Huwag tayo magpaka-plastic. So, ang talagang reason yan is yung pera. So, yun. Bukod sa learnings, yung pera din talaga, salary. Kung bakit gusto ng ibang tao makaranas na mag-abroad. So, yun po. Hanggang dito na lang po. At sana may natutunan po kayo sa aking crew. Real talk, realization on my pag-resign po sa abroad.